Alright. Nandito pa rin yung CX-7. Hanip. Ayun. Problema kasi namamatay eh. Biglang namamatay. Okay, biglang bawababa minor. Parang nagre-reach. Oh. Hindi ko alam kung sa kuryente eh. Nung una kasi nawawala yung kuryente. Ngayon naman, parang nagre-reach. Check tayo ng engine oil. Hanip. Check natin yung status. Si Samsam, ang gulo. Pinky! Monitor lang, monitor. Biglang bumaba eh. Tumaas kasi bigla bumaba eh. Change oil. Ay, butik, parang ano. Masyado nang malikot oh. Bumuluwak nga eh. Ay, tapo nga. Bumuluwak parang halo ng ano to, gasolina. Masyado malabnaw oh. Sobrang likot ng langis. Malabnaw masyado hanip. Kaya siguro magbo-blow by. Tsaka rich. Hanip! Right, engine oil. Engine oil niya, ito na, naubos na. Halos ano, halos 4 na litro, oh. Parang mahigit pa yata. Ayaw ko. Dami, oh. Ano to, may gasolina siguro, masyado na malikot. Oh. Base dito sa ano niya, nakalagay 3.6. 3.6 liters. Change oil lang natin. Alright. So ito, nakapag-change oil na tayo. Ito ginagamit natin. Langis. Motul. 1040. Right. Yeah, okay na eh. Kaso mausok talaga yung tambod. So, anip na. One step na naman. Pa, not good eh. Makulimlim, hanip. Not good, tumitirek, putik na.
Tapos parang nagre-reach daw, biglang ano eh, nagde-drop yung idle. Ah, check natin yung status ng dito filter, parang wala namang may mga kalakalawang. Ayun, may kalakalawang. Malang, may problema tayo, tangke. Alisin natin ulit yung tangke. Hanip. Yan, R6 oh. Mamaya, kumpara natin yung dalawa. Alright. Yan pala yung naging problema, hanip na yun. Bumara yung ano eh. Ito kasi nagli-leak. Laki ng goma na nakalagay dito eh. Sa float valve seat. Tapos merong mga tape. Ay, masking tape na kapalibo. Hanip na yun. Doon pala nagli-leak. Hanip. Napalitan lang natin ng o-ring tapos leak test ulit. Hanip na yan. Ayun, nakita ko rin yung problema, putik. Ito pala, maliit pala ito. Ayun o, maliit siya dito. Kakalog-kalog siya. Galing to sa carb kit, sigurado ako na dito. Ito original niya, ganito itsura. Problema, medyo bugbog na itong sa akin eh. Pero magagamit pa rin ito, ayusin lang. Linisin lang itong pagkakabilog. Tapos, saksak ulit yan, bago naman yung goma nito. Lalagay lang natin itong filter. Linisin ko lang muna ito gamit, syempre yung liha, hanip. Alright, so yun, yung pala naging problema natin. Yung isang float valve seat, may problema pala. Hindi pala originally na sa kanya yun. Medyo maliit, no? So, pinalitan lang natin yun. Okay na eh, na-testing ko na rin, maka-click na rin to. Naka 2 turns out lang yata ako dito. Kasi tinono ko pa eh. Sa 2.5 kasi medyo parang nagre-reach. Binaw natin ng konti. Tapos mamaya bike review natin to. Kabit ko lang yung tangke. Alright. So yun, may isa pa palang problema po. Hangar, no? Patay. Putik na yan. Lulus yung electrical, hanip. Ah, baka ito. Dito. Baka ito. Hanap na yan. Alright, so hindi muna natin ginalaw yung electrical niya kasi hingin muna natin advice sa may-ari kung papayagan tayo na ano, na galawin kasi medyo malaking trabaho talaga yun, parang lalatagan na ng bagong wiring para sa ignition system niya eh. Mamatay kasi. So ayun, i-review lang muna natin tong bike base sa height ko siyempre. 5'4 medyo ma-hassle, layo-layo ng reach. Hirap, nakatingkaya din ako dito eh. Tapos yung gulong niya naka 180. Ito parang kaya ng 200 to eh. 180 ba? Okay dito. Continental. Ano ba yun? Saan nakita ko ito? Ay, 180.55. Sa motor ko kasi naka 200. 200 kinarga ko dito. Ang ganda, laki. Medyo masyado makapal. Tingnan. Pero mas bagay. Kasi ito masyado maliit. Ano pa ba? Yung tapakan niya okay naman. Okay naman yung hindi naman nakakangawit, no? So, subsuban eh. Brakes, eto medyo mahal yung mga pyesa syempre. Tsaka expect natin mga malalaki, talagang mahal pyesa na ito. Right, pagdating sa maintenance syempre usual na maintenance, no? Langis, tubig, kaya coolant, brake pads, yan, bearings, mga usual, tsaka yung mga paglangis-langis na itong mga to.
bearings nito, tsaka bearings ng gulong. Mga pyesa, hindi naman ganun kamahal. Basta may makukuha naman tayo na ano, mga mura lang na quality din naman. Charging system niya, gamit niya alternator. Carbs, madali lang naman servisa ng carbs. Basta maayos lang, walang masyadong gagalawin na mga sisirain. Clutch, medyo mataas ang release. Yun lang, hindi ko na, ewan ko sa ibang sa X kung ganito rin, pero medyo na-hassle ako, mataas eh, mataas yung release niya. Front suspension, naka inverted forks. Hindi ko alam kung maayos gamitin to sa pangkaraniwang kalsada kasi race bike nga naman to. Compared sa Langis 3.6 to sa R6 naman, 2.5 lang. Tokigo brakes, okay yan. Maganda yan eh. Medyo mahal lang ang maintenance niya. Compared sa R6, ito mas nagustuhan ko kasi nabubuksan dito. Yung nga lang, kailangan mo ng special tool para ma-access to, mabuksan niya. Sa electrical naman, mas nagustuhan ko ilatag na itong sa CX-7 kumpara sa R6 na napakaraming wire sa loob. Gauge, maganda yung gauge niya. Pero mas gusto ko pa rin siyempre sa R6. Marumi lang. Clutch and brake levers, mas trip ko yung kable sa clutch. Alright. Headlight, mas naangasan ako sa R6 pa rin. Bias eh. Traffic. Halip na road test to. Thank you.
So yun, inikot ko yung motor at talagang medyo hirap sa height ko yung motor na ganito. Masyadong malayo yung reach, masyadong sub-sub eh. Masyadong nakadapa. Ngawit din sa clutch. Tapos speed, hindi mo matatawaran yung speed. Overall, race bike kasi siya, kaya goods talaga siya sa speed. Hindi ko alam sa cornering kasi hindi ko naman na i-banking-banking. Mas bagay pa rin sa akin to. Alright.